Dahil kung may divorce po dito, ay malamang na mas kakaunti ang mga tinatawag nilang kabit. Malamang po sa malamang na matagal nang iniwan mga legit ng mga losyang dyan. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingin ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video po is about secret files. And here's the story. Hi! Hello, ma'am, Idol Che. Remember me, bakla? Joke. I hope na remember mo po ako, Idol. Isa po ako sa mga avid fans mo. Ang galing niyo po kasing mag-vlog. And, of course, parehas tayong maganda. Walang ko kontra dyan. I love the way you talk about mistresses. Doon po sa isa ninyong vlog. Para po ninyong naiintindihan ang aming kalagayan. Hindi po kayo judgmental. Last year, I think it was month of May. Nag-message po ako sa inyong vlog about mistress. And yung message ko ay naipin niyo po. Super happy po ako that time kasi napansin niyo po ako. Problema po ay marami pong nag-bash sa akin. Malamang po ay may mga legit wife po doon. Masyadong harsh po ang ibang comments. Nasaktan din po ako. I'm serious po nung sinabi ko na victim din po kami ng sistema dito sa Pilipinas. Dahil kung may divorce po dito ay malamang na mas kakaunti ang mga tinatawag nilang kabit. Malamang po sa malamang na matagal nang iniwan ang mga legit ng mga losyang dyan. Parang nainsulto po sila sa sinasabi ko na mas masarap kaming magmahal na mga kabit kaysa sa legit. Ano po bang magagawa ko kung yun ang aking pananaw? Alam ko naman po na mas maganda, fresh, and mabango kami kaysa sa kanila. Kaya po ako nag-message ay nami-miss ko na po ang ganitong topic. Sa channel mo about mistresses, and gusto ko po na enlighten mo po ako sa aking weakness sa mga lalaki. Personally, hindi ko po sinasadya na makipagrelasyon sa may asawa. Pero bakit po ganun? Hindi ako attracted sa mga single guys. Mas attracted po ako sa mga older guys at may asawa. Abnormal po ba ako? Pwede po bang pakisagot? Sincerely yours, Miss K. Hi muna sa'yo, Miss K. Alam mo, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa'yo, maiinis ako sa'yo, or magagalit ako sa'yo. But tulad ng sinabi mo, wala akong karapatan manghusga ng kahit na sino man. Hindi ako Diyos para husgahan ang kahinaan ng bawat isa. May dalawa kang concern dito sa letter mo. Number one, bakit mas attracted ka sa mga older guys at may asawa? Number two, abnormal po ba ako? So, dun muna tayo sa first question mo. Kung bakit ka attracted sa mga older guys, especially sa may mga asawa, maaring tatlo lang yung dahilan mo dyan eh. Maybe because it's out of love, or ginagawa mo yan out of financial desperation, or maybe ginagawa mo yan or pinipili mo yan because gusto mong maging mistress. Kasi nandoon ang excitement and also yung power. Excitement na baka mahuli kayo or baka one day magkasalubong si wife at ikaw, then makita mo yung mangyayari, may mga ganong pumapasok sa isip mo. Yung power naman
nahuhold mo yung husband or yung karelasyon mong may asawa na mapapasunod mo dahil pag hindi siya sumunod sa'yo, is isusumbong mo siya doon sa kanyang wife. O maaring natutuwa ka sa mga ganong excitement. Maaring natutuwa ka sa mga ganong scenario. Also, doon sa pagdating naman sa financial desperation, maaring na ipoprovide niya yung mga pangangailangan mo. Sa tingin mo, mas napapadali ang buhay mo dahil dito sa married man na ito. Dahil ibinibigay niya yung mga luho mo and financial needs mo. So, in short, nandoon ka lagi sa comfort zone at gustong gusto mo yun. Ayaw mo nang nahihirapan ka sa buhay mo to the point na nagiging selfish ka na. Minsan, akala mo mahal mo siya. Pero tanungin mo yung sarili mo. Mamahalin mo ba yung isang taong walang pera in a sense na hindi niya na ipoprovide yung mga needs mo? Tanungin mo yung sarili mo kung papatol ka ba sa lalaking may asawa at walang pera. Of course not. Pinipili ng ibang babae minsan na maging mistress because alam nila na ang pagiging wife is a actual work. Actual work because you have to take care of your family, you have to defend your family, you have to do tasks for your family, and you have to give half of your life for your husband and for your family. So meaning, ang pagiging isang wife is napakaraming responsibility and obligation. At ayaw ng mga mistress lumagay doon, kaya contented na sila na maging mistress na lang. Wala kayong responsibility pag ayaw nyo na sa relasyon, you can get out of your relationship easily. No expectations of love between you and your married man. Karamihan sa mga babaeng nakapag-sex na sa married man, get into it. Seems romantic and exciting. At first, guys, ha? Sa una lang yan, masarap. Kasi pag nawala na yung excitement doon sa relasyon ninyo, doon sa secret affair ninyo, dyan sa married man na yan, aalis na yan at babalik na doon sa una. Meron din namang mga married men na nag-stick talaga doon sa mga mistress at pinipili talaga nila yung mistress over doon sa wife. May video tayo na gagawin regarding dyan, guys. So, antabayanan nyo po. And doon naman sa pangalawang tanong mo, kung abnormal ka ba? Well, I don't wanna judge you, Miss K, but yes, you are abnormal. Yung pag-iisip na merong managmamayari doon sa lalaking ito, doon sa married man na ito, then aagawin mo mga bagay na hindi sa'yo ay hindi magandang gawain at inaagaw mo yung mga bagay na hindi sa'yo. Mapagamit man ito, mga tao man ito, or kahit na anong bagay na hindi sa'yo, ay huwag mong angkinin. Hindi kita masisisi dahil paulit-ulit mo nang ginagawa yan, iniisip mo na normal na ito. Iniisip mo na ito yung may mga benepisyo na walang complication tulad ng complication pagdating sa marriage. Ayaw mo ng mga responsibility and mistress doesn't need to do that. Happy and available when you want it. But the true meaning of life is not about all happiness. It's not about comfort zone. It's not about availability or lahat ng gusto mo ay nakukuha mo sa madaling paraan. Ang totoong meaning ng buhay ay up and down. Kasi dyan sa up and down, dyan ka natututo. Now, kung puro up, up, up lang and comfort zone lang ang gusto mo, meaning wala kang natututunan sa buhay mo. And that is abnormal thing to do. Abnormal yung mga pinipili mong gawain. Pero ikaw, pwede mong baguhin yun. Pwede kang maging normal. Isipin mo na lang, Miss K, kung ikaw yung wife at merong mistress si husband mo. Gusto mo bang maranasan yung ginagawa ng mistress sa'yo? Gusto mo bang maagaw yung taong minahal mo at pag-aari mo? Hindi ba? Hindi mo rin ito papahintulutan. Never settle for being someone's other when you know you have the potential to be someone's only.